Hindi pangkaraniwan ang magkasunog sa dagat, maliban na lamang kung nasa digmaan ito at sinasakyan ng mga sundalong Navy o mga pirata. Kaya kapag may mangyayari sa dagat, paniguradong walang mapaglagyan ng takot at kaba ang mga pasahero ng barko dahil wala itong matatakbuhan kung lumaki ang apoy. Katulad na lamang ng nangyari sa MV Lady Mary 3 noong March 29, 2023 na ikinasawi ng maraming tao. Ano ang pinagmulan ng sunog at bakit hindi nabigyan ng kaukulang assistance ang mga pasahero na nagsipagtalunan sa dagat at nalunod? Pero bago namin ikwento kung ano ang mga naging kaganapan sa loob ng MV Lady Mary 3 noong malagim na gabing yun, mag-like at subscribe muna kayo sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga nakakamanghang salaysay ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Kapag sunog na ang pag-uusapan, ne-nervyusin na talaga ang makakakita nito dahil kaya ng apoy tupukin ang lahat ng mga pag-aari mo na kay tagal mong pinaghirapan. Mabuti pa nga daw ang bahain o magkalindol dahil may pag-asa pang may maiwan sa mga gamit. Pero importante pa rin ang siguruhin ang buhay, kaya kapag may sunog, kailangang alerto at magpunta kaagad sa isang ligtas na lugar. Pero ang nangyari sa MV Lady Mary 3 ay naiiba sa ibang sunog dahil sa karagatan ito ng basilan nangyari. Ayon sa mga nakaligtas, bandang alas 10 ng gabi sila nagising dahil sa isang malakas na tunog. Kasunod noon ay bigla na lang lumiwanag ang barko dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Wala silang narinig na mga tauhan ng barko na nagbigay ng babala basta't nakita nilang nag-uunahan na ang mga tao sa pagtakbo at ang iba ay nag-aagawan na ng life vest. Isang bagay ang siniguro ng Philippine Coast Guard o PCG na ang barko ay hindi overloaded. Kung titingnan ang kapasidad nito ay aabot sa 430 ang total capacity at sobra lamang sa kalahati ang pasahero. Ayon sa manifesto, umabot sa 252 ang nakasakay sa MV Lady Mary 3. Kasama na ang crew nito, maging ang mga pasaherong nakaligtas ay nagpatotoo na hindi nga sila nagsiksikan sa loob ng barko. Sa sitwasyong ito, maaring hindi nagkulang ang PCG sa kanilang responsibilidad. Ayon sa spokesperson ng PCG na si Rear Admiral Armando Balilo, tinitingnan nila ang posibilidad na may pagkukulang ang crew ng barko. Hati kasi ang opinyon ng mga nakaligtas na pasahero. Ang iba ay nagsasabing nakita nilang may mga tauhan ng barko na ginawa ang lahat para mapatay ang sunog. Subalit nang makita nitong lumaki na talaga ang apoy at hindi na maapula, ang mga pasahero na lamang ang kanilang hinarap at tinulungan. Subalit ang sabi naman ng ibang pasahero, walang babala ang mga crew. Nang makita umano ng mga ito na makapal na ang usok, hindi raw ito nagpatuloy sa paghahanap kung may mga naipit pa ba sa sunog dahil nag-unahan na itong kumuha ng sarili nilang life jackets at isinalba ang mga sarili. May mga life rafts pa nga raw itong nasampahan kahit pa ang ibang pasahero ay nasa tubig. Dahil sa magkakaibang kwento ng mga pasahero, kailangang siyasatin ng masinsinan kung ano talaga ang nangyari sa loob ng barko. Sa gitna ng mga nangyari, naungkat kung gaano nakatagal ang barko na naglalayag sa karagatan. Bago pala ito nabili ng Allison Shipping Lines, pag-aari ng pamilya ng asawa ni Zamboanga City Representative Kaimer Adan Olaso sa isang shipping company sa Japan noong July 2011. Pero bago pa ito ginawang passenger vessel ng Allison Shipping, ginamit pa ito ng unang may-ari ng 12 taon.
Ayon naman sa PCG, sa kabila ng 33 taon nito sa dagat, ang MV Lady Mary 3 ay well-maintained naman at wala pang record ng anumang disgrasya maliban sa nangyari noong nakaraang linggo. Nagpabatid naman ang pamilya ni Congressman Olaso ng pakiramay sa lahat ng namatayan at siniguro na lahat ng mga dokumentadong pasahero ay makakatanggap ng tulong at ayuda galing sa kanila. Ang problema, ang laman ng manifesto ay hindi tugma sa bilang ng mga naisalba ng PCG. Ang nakuha naman nilang patay ay umabot sa 29, taliwas sa unang ibinalita ni Basilan Governor Jim Hataman Saliman na 31 lahat ang namatay. Ayon sa PCG, 11 ang nakita nilang nalunod at 18 naman ang nasunog. Kung susumahin lahat ay sumobra ng 30 pasahero kumpara ng nasa manifesto. Mas pinoproblema pa ngayon kung may iba pang hindi natatagpuan at hindi rin nakalista. Halos lahat ng natagpo ang bangkay na nalunod ay walang suot na life vest. Posible o mano na nagpanik na ang mga pasahero at nagsipagtalunan na lamang sa tubig kahit na walang suot na life jacket. Sa kasamaang palad, kailangan pang isailalim sa DNA testing ang mga natustang mga katawan ng mga pasahero para makilala ng kanilang mga kamag-anakan. May sinabi ang kongresista tungkol sa binigay na impormasyon ng kanilang crew. Ang isang cabin umano sa lower deck ang maaaring pinagmulan ng sunog. May isang bumbilya umano na pumutok pero huli na itong nai-report at kumalat na daw ang apoy hanggang makarating na sa bridge. Sa laki ng apoy, hindi na umano nakayanan ng mga tauhan ng barko na patayin ito gamit ang fire extinguishing system na nasa barko. Ang sabi ng PCG, maaaring totoo ang sinabi ng tauhan ng kongresista, pero ang pinuproblema nila ay bakit marami ang nagsasabi na walang pag-aanunsyong ginawa ang crew tungkol sa sunog na nangyayari. Kaya nang lumaki na ang apoy at hindi na makontrol ay nagsipagpanik ang mga pasahero. Ang sabi ng skipper ng barko ay itinawag niya ito sa Coast Guard bandang 10:30 ng gabi. Pero hindi ito patunay na ipinaalam nga nila sa mga pasahero ang mga kaganapan. Isa sa mga pasahero sa barko ay si Maribeth Hulcani ang nagsabing wala ni isang crew ang nag-abot sa kanila ng life vest. Kaya nang makita ng mga pasahero na lumalaki na ang apoy, ay nag-agawan na ang mga ito sa nakikitang life jackets at nagunahang tumalon sa dagat. Sumang-ayon naman si Naber Asadil na ganoon din ang nasaksihan. Wala daw siyang makuhang jacket para sa kanila ng 5 gulang niyang anak, kaya itinali na lamang niya ito sa katawan niya gamit ang malong bago tuluyang tumalon sa dagat para hindi sila magmakahiwalay. Idinagdag ni Hulcani na ang tanging pagkakataon na nakarinig siya ng may nag-aanunsyo ay ang galing lamang sa PCG na nagsasabing huwag silang magpanik. Pero huli na ang lahat. Marami na ang nagsipagtalunan sa dagat at ang iba naman marahil ay natrap sa loob ng kanilang cabin. Ito na marahil ang mga nakitang bangkay na mga tustado at hindi na makilala. Pero sa kabila ng trahedyang ito, may isang binata ang lumabas na bayani. Pasahero din sa MV Lady Mary 3. Si Police Lieutenant Ricardo Bandahala Juhan, isang kakagraduate lamang sa Philippine National Police Academy. Kabilang ito sa PNPA Masintalak Class of 2023. Isa siya sa masiswerteng nakakuha ng life jacket bago nakatalon sa dagat. Ngunit nang nasa tubig na siya, marami siyang nakitang mga tao na walang suot-suot na pampalutang. Hindi ito nagatubiling nilapitan ang kumpol ng pasahero at pinagsalit-salitan nila ang iisang life jacket hanggang dumating ang PCG.
Hindi umano ito tumigil sa pagbibigay ng pag-asa sa mga kasamahan niya na nanghihina na sa lamig at takot. At kahit sa man ay pagod na rin sa sinapit. Nang madala na sila sa baybayin ay tumulong pa ito sa pagbibigay ng first aid sa mga pasaherong nangangailangan ng tulong. Ang bilis ng kanyang pag-iisip at ang sinsero niyang intensyon na makatulong sa kapwa ang nagbigay sa kanya ng lakas para maisalba ang mga kasamahan. Subalit hindi lahat ay natulungan sa gabing iyon at hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyang linaw kung ano talaga ang totoong nangyari. Nalagay ngayon sa malaking kontrobersya ang Philippine Coast Guard dahil sa sunod-sunod na malalaking pangyayari na nagaganap sa ilalim ng kanilang responsibilidad. Ayon kay 4th District Representative Elpidio Barzaga Jr. na kailangang magpaliwanag ang Philippine Coast Guard o PCG at Maritime Industry Authority o Marina kung ano talaga ang nangyari at bakit hindi magkatugma ang impormasyon sa manifesto at ang bilang ng taong nakasakay sa barko. Ginawa ba umano ng mga ito ang kanilang dapat gawin? Ayon naman kay Senador Grace Poe, hindi pa man tayo nakakabawi sa nangyaring paglubog ng MT Princess Empress noong Pebrero 28 kung saan tumagas ang 800,000 litro ng industrialized fuel sa dagat ng Nauhan, Oriental Mindoro ay nadagdagan na naman ng isa pang trahedya sa dagat at buhay naman ngayon ang nawala. Ito mano ay klarong pagpapahiwatig na malaki ang kakulangan sa aspeto ng seguridad ng kakayanan ng mga namamahala sa transportasyong pangkaragatan. Sa nangyaring trahedya, siniguro nga ang tulong sa mga nakalista. Paano naman ang hindi? At hanggang ngayon ay wala pa rin itinuturong may kasalanan sa nangyari na dapat ay managot dahil napakaraming buhay ang nasayang. Kulang ba talaga ng kakayahan ng ating Philippine Coast Guard at ang Marina para magawa nila ng tama ang kanilang mga responsibilidad? O maaari kayang hindi na talaga ligtas ang barkong MV Lady Mary 3 na maglayag? O maaari kayang hindi na talaga ligtas ang barkong MV Lady Mary 3 na maglayag pa pero ginamit na naman ang impluwensya sa politika? Kaya pumasa pa rin sa kabila ng mga kakulangan. Maraming katanungan ang lumulutang pero hindi ito kailanman mabibigyan ng totoong kasagutan. Sana lamang ay mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng mga pasahero sa biyaheng ito. Sa tingin nyo, malalaman ba natin kung ano talaga ang naging totoong sanhi ng trahedya? Ilagay nyo sa comment section ang inyong mga sagot para malaman namin. At kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga kwento ay mag-subscribe lamang kayo sa Takip Silim True Mystery Stories. Pwede rin kayong mag-comment kung anong klase ng kwento ang gusto ninyong gawin namin. I-click ang notification bell para maging updated kayo sa aming mga bagong uploads.